Kumusta mga amigo? Silipin natin ang resulta ng play-in games ngayong araw sa pagitan ng Charlotte Hornets versus Indiana Pacers at Boston Celtics versus Washington Wizard. Sa laban ng Charlotte Hornets versus Indiana Pacers ay agad na ubarangkada ang Pacers sa unang quarter pa lamang ng laro. Kaya naman, nalamangan nila ng malaki ang Hornets at hindi na ito kailanman lumingon pa. Nagtapos ang laro sa score na 144-117. Kinarga ni Doug McDermott ang Pacers sa kanyang 16 points sa first quarter para magkaroon agad ng double-digit lead. At nag-click pa ang lahat para sa Pacers, samantalang sa Hornets naman ay hindi naman makuha ang kanilang rhythm. Kaya naman, napanalunan ng Pacers ang first 36 minutes na mayroong 30 points lead. Sinubukan naman ng Hornets na makabalik sa laro sa final quarter, ngunit huli na ang lahat dahil nasawsawan na nga sila mga amigo. Dahil sa panalong yan, ay nanatiling buhay pa ang pag-asa ng Pacers na makapasok sa playoffs habang ang Hornets naman ay laglag na mga amigo. Isa sa dahilan bakit natalo ang Hornets dahil nga sa mga bata pa ang mga players ito at wala pang masyadong experience when it comes to postseason. Pero kitang-kita natin na talagang bright ang future ng young Hornets squad sa pangunayan ni LaMelo Ball. Samantala, sa Indiana Pacers naman ay nag-step up itong si McDermott dahil kinakailangan, sapagkat wala nga itong si Caris LeVert. This game ay nakapagtalasa ng 21 points, Oshie Brissett 23 points at si Domantas Sabonis na mayroong 14 points, 21 rebounds at 9 assists overall. Napakabalanse ng opensa ng Pacers dahil 8 sa kanilang mga players ay nakapagtala ng double-digit score. Ang Hornets ay pinangunahan naman ni Miles Bridges na mayroong 23 points at 8 rebounds, Cody Zeller 17 points, Terry Rozier 16 points, 8 rebounds at 6 assists at si LaMelo Ball ay nakapagtala lamang ng 14 points at 4 assists. Samantala, sa second game naman ng play-in tournament sa pagitan ng Boston Celtics at Washington Wizard ay talagang dikdikan ng laban. Sa first half ay lamang pa ang Washington Wizard, ngunit sa pagpasok naman ng third quarter ay umarangkada ang All-Star na si Jason Tatum na nakagawa ng 23 points sa quarter na ito mga amigo para sa kanyang 50 points sa pagtatapos ng laro. Grabing performance ito mga amigo ni Jason Tatum. Nadumina ng Celtics ang second half, kaya naman nagtapos ang laro sa score na 110-118, panalo ang Celtics. Tinulungan naman ni Kemba Walker si Tatum na nag-ambag din ng 29 points at 7 rebounds, Tristan Thompson 12 points at 12 rebounds, samantalang ang Washington Wizard naman ay pinangunahan ni Bradley Beal na mayroong 22 points, 9 rebounds at 6 assists, Russell Westbrook 20 points, 14 rebounds at 5 assists. Hindi siya mga amigo nagkaroon ng triple-double performance ngayong laro. Dahil sa panalong ito ng Boston Celtics ay nakatuon na ang kanilang attention sa second seed na Brooklyn Nets. Nako, matinding laban ito mga amigo. Ma-upset kaya ng Celtics ang Nets? Yan ang aabangan natin sa playoffs. Samantala, ang Washington Wizards naman ay buhay pa naman ang pag-asa dahil may isang laro pa sila kontra dito sa Indiana Pacers na nanalo kanina sa laban nila kontra sa Charlotte Hornets. Kaya ang mananalo dito sa laban ng Wizard at Pacers ay siyang papasok sa 8th seed at ang matalo naman mga amigo ay laglag na. Iyan lamang ang ating NBA updates for today. God bless.